Now mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isa na namang panibagong video na sabay-sabay nating panunuorin. So ang video ito mga kababayan ay patungkol sa kay Martin Romualdez at itong kay Jinky Luis Tro. So, without further ado mga kababayan, let's watch the video. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Grabe talaga ang crocodile mga kababayan. Ano? Talagang ang saya-saya niya. Talagang makikita mo sa kanyang pagmumukha na naabunuhan ako. Grabe. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda, 3,000 pala kayo! 3,000! Ang laki ng mga ngiti mga kababayan. Ano, talagang inuuto nila yung mga tao sa lugar ni Representative Luis Tro. At pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Kinausap ko yung ating congressman Elizalde ko, chairman ng appropriations. So nag-usap kami para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin 3! Tatlong building! Wait lang mga kababayan. Kasali ba sa budget ng isang congressman? May budget ba ang congressman para magpatayo ng school building? I'm not an expert mga kababayan, pero di ba dapat pag mga ganyan, ang magtutulungan yan ay ang DepEd at saka ang DPWH kung hindi ako nagkakamali. Para sa 8,000 estudyante dito, yun po ang handog ng ating kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. Basta yun lang ang awas natin. Pag may nakita kayo doon, sa lugar nyo, ipaliwanag nyo sa mga tao. Korup yung taong yan. Kasi dapat hindi siya nagpapatayo ng ganyan. Pag may nagbibigay ng ayuda, nandun yung ano niya, korup yan. Kasi hindi dapat, wala dapat siyang appropriation para sa ayuda. Ayun yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Ano? Nasa appropriation ba? Yun yung tamang term. Na wala sa kanyang appropriation na magbigay ng mga ayuda, magpatayo ng mga infrastructure. Dahil hindi siya executive. Kasi yung mga gawain yan is executive yan eh. Under ng executive ang DepEd at saka yung DPWH. Marami na auto dito sa Benguet-Dabi pa rin auto-auto. May papatayo siya sa Trinidad Sports Complex. Saan galing yung pera? Oh my goodness, congressman, magpapatayo ng sports complex? Kalokohan yan. Saan siya kukuha ng pera? Bakit siya may allocation na pondo? Executive ba siya? Tama. Hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Alam nyo na, no? Alam nyo na kung ano talaga nangyayari. Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador, na namimigay ng ayuda at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Wala po yun sa sinumpaan namin itong, ang sinumpaan po namin itong bulin, tatawanin po namin kayo upang ang interest po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napoproteksyonan. O sige, lahat. Ayun. Maliwanag sa sinabi ni Congressman Marcoleta na representative sila ng mga tao kung anong distrito sila hinalal. So ibig sabihin, kung anong hinaing natin, sila ang magpaparating doon sa Congress. Eh ang nangyayari ngayon, si Tambaluslos, kahit sa ang lugar na siya nagpupunta para mamigay ng ayuda. Tapos, aside from that, yun nga, yung magpapatayo ng school building, hindi naman nila gawain yun. Hindi sa kanila nakaatang ang trabahong iyon. So meaning, nagpapasikat siya sa mga Pilipino. Inuuto nila ang mga Pilipino. Ginagawa nilang bobo. Ang dapat nilang trabaho is gumawa ng mga batas. Kasi sila ay mambabatas. Hindi sila tagabigay ng ayuda. O taga, diba? Alam nyo yung ibig kong sabihin. Ito, para hindi nyo kalimutan, hindi lang naman si Speaker at sa mga kongresista ay mahal nagbibigay ito. Lahat ito, yung mga akap, isip, ay sa totoo lang po, yan po ang handog ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Palakpakan natin siya!
mga kababayan, masyadong obvious na namumuliti ka itong si Tambaloslos, ano, na maagang maaga pa namumuliti ka na. Sa totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, na-late ka sa kanina umaga, pumirma ang ating mahal na presidente yung batas na Magna Carta pa sa mga seafarers. Pagkatapos ng signing ceremony, lalarga na kami sana. Pero sabi ni Presidente, Speaker, Speaker, halikayo. At tinuro pa niya, at si Jinky, halikayo. Nag-meeting po kami. At sa totoo lang po, sa madaling sinita, tuwang-tuwa ang ating mahal na Presidente kay Madam Jinky Luistro. At napaganda ang ginagawa niya sa Kongreso. At tuwang-tuwa si BBM kasi isa ito sa mga asong ulol ni Tambaloslos na palaging ano eh palaging nagsasalita sa during hearing kay against VP Sara. Kaya tuwang-tuwa si BBM. Kaya ngayon appreciated masyado ang nagawa ni Jinky ni Tambaloslos. Ginagawa talaga ni Luistro yung trabaho niya upang siraan ang vice president natin. Puro naman, hindi ako makakamali kung anong mensahe ng ating presidente para sa'yo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Jinky Luistro para sa Kongreso! Halatang halata, diba mga kababayan, na namumuliti ka. Maagang maaga pa, pero halatang halatang namumuliti ka na. Larga! Bilang Speaker, kailangan po natin siya para sa katotohanan, sa katarungan at sa kapayapaan ng hinahanap ng ating quad. Siya si Ma'am Congresswoman Nerville Petrex Luistro. Larga! 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 So mga kababayan, para sa current administration, kailangan talaga nilang magtrabaho na mapanatili yung mga congressman na kanilang mga ginawang aso, 'di ba? Yung mga binayaran nila. So kailangan talaga lang mapanatili yan sa posisyon kasi pag mapalitan na yan tapos pag nakaupo na ang vice president natin na si Sara as president, talagang pupulutin ang mga masasamang elemento sa kongreso sa kangkungan. Hindi lang sa kongreso, pati yung mga masasamang elemento na nasa executive. Larga! Hindi lang naman dahil kapartido ko siya kasi bilang lakas CMD congressional candidate natin, mahal ko siya kasi ang ganda talaga, masipag at talagang hindi niya binibitawan lahat yung mga obligasyon niya sa distrito. Kaya siya ang isang model congresswoman. Nakakadiri pakinggan sa ano no, sa maraming Pilipino na sabihing model si Jinky, isang napakalaking ano, kasinungalingan. Talagang to the highest level ang panguuto ng Tambaloslos na ito, no? Ngayong araw, nandito tayo. Hindi to rally, ha? Hindi to rally. Pero nandito... Hindi to rally. Ano to? Namumuliti ka lang. Nandito tayo sa isang groundbreaking ceremony para sa Bawan Technical Integrated High School. At habang sumasa kami dito sa helicopter papunta dito, kinausap ko yung ating Congressman Elizalde ko, Chairman of Appropriations. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlo! Tatlong building! Mga kababayan, saan siya kukuha ng pera para sa tatlong ano building? Siyempre, ang sagot niyan, sila ang may power of the purse. Sila ang may hawak ng pera sa Kongreso. Probably, madali lang sa kanilang kunin ang pera. Pag hindi dumaan sa GAA yung pera na gagamitin nila sa pagpapatayo ng mga school building, ibig sabihin, kinurap na pera yon.
Para sa 8,000 estudyante dito, iyon po ang handog ng ating Kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, tatlong school building. So ayusin mo yung groundbreaking ha, para hindi lang isa, ha? Pangatlo. Okay. At syempre samahan nyo naman po akong pasalamatan ang ating mga panauhin ngayon, sapagkat si Beatrix, baguhan, beginner, neophyte, pero tinanggap, tinangkilik, at sinamahan ng ating highly respected members of the 19th Congress, who truly inspire me in my engagements in different committees and ultimately sa inaabangan ninyong lahat, ang Quadcom. You have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever speaker of the Congress of the Philippines. The best para sa inyo kasi nambunan kayo ng grasya. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX. Itong bunganga ni Luis Tron, napakalaki. Pangbuhaya talaga, no? Dahil ni Speaker. Kaya may akap. Dahil ni Speaker. Laki. Kaya may tupad. Ito. Dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road. Dahil ni Speaker. Kaya may patubig. Dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni Speaker. I understand wala pong perpektong gobyerno. Tama? Tama? Walang perpektong gobyerno. But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Ang saya-saya talaga ng buhaya pakinggan. Ano? Talagang masayang-masaya siya kasi biniyayaan siya ng taxpayers money. Ang kapal na mukha mo, Representative Luis Tro, magsama kayo ni Tambaluslo sa Jim Pierno. I do not want to prolong my message dahil mas gusto ko i-enjoy nyo ang bawat salitang mapapakinggan nyo sa aking mga kasamang congressman and most of all, sa leader ng Kongreso, the Speaker of the People. No? That is his concept of the Congress. It is not the House of Representatives. Instead, it is the House of the People. At karangal... No, instead, it's the House of the Representatives, House of the Yangoons, House of the Crocodiles, mga kawatan. Yun. Yan ang Kongreso. Huwag nyo gamitin ang taong bayan. Kasi ang taxpayers money, kayo ang nagpakasasa. Diba? Makikita naman natin sa inyo mga branded na gamit at magagarang sasakyan. Kaya huwag nyo inuuto yung mga tao kasi ang mga tao kami nahihirapan na ang mga bilihin nagsipagtaasan. Wala nga kayong ginawa sa inflation. Nagbenta pa kayo ng gold. Ano ba kayo? Ano ba klaseng gobyerno meron tayo, di ba? Gobyernong Q. Certified kawatan. Alam ko po na ngayong tanghaling ito ay kasama natin ang iginagalang pinakamabait at pinakamagaling na Speaker ng Kongreso ng Pilipinas, Batangas 2nd District, ang ating pasasalamat at pagmamahal. Iparinig sa pamamagitan ng pinakamalakas na palakpakan sigawan! Sinapian na siya ni Lucifer, ni Satanas. Ang lakas ng boses kasi talagang buwelong-buwelo siya kasi ikaw ba naman, di ba? Ikaw ba naman biyayaan ng taxpayers money? Hindi ka magiging ano, magiging active, magiging supportive? Pilipinas, bagong pag-asa.
Before I end, I wish to acknowledge the presence of all PNP personnel, all personnel and officials from DepEd, and of course, all our partners from the Department of Public Works and Highways. Indeed, this is a collaboration of important agencies which we are giving light already through the leadership of our very dear speaker. Once again, maraming salamat po sa Quadcom at higit kay Speaker Martin Romualdez. Malakas na palakpakan, sigawan po! Yun mga kababayan, ibang-iba talaga itong Congress ngayon mga kababayan. Ano? Kasi talagang napakasaya ng buhaya, ng mga buhaya, lalong-lalo na si Luistro, si Kimbo, si Abante, sino pa? Si Cheng Bernos, at iba pa mga congressman na binayayaan ng limpak-limpak na salapi mula sa tax ng bayan. Kung nakakaawa ang Pilipinas. Talagang ang nagsasaya lang ngayon sa panahong ito mga kababayan, itong mga corrupt na mga politiko. So mga kababayan, what's your take on this video na napanood natin ngayon? Don't forget to express your thoughts sa ating comment section below.